Ano pinagagawa ng mga to? Ano? Ano to? Teka lang, parang nakita ko si ano ah, si Jim Paredes Ticol ah. Teka. Ating kalayaan, katagal na nating mithi. Di na papayagan. Oo nga, ano? Si Jim Paredes nga nandun ah. Ayos ah, parang wala nangyari ah. Nakita niyo yon yung ginawa ni Jim Paredes, nagkamot. Panoorin nga natin ulit. Rewind natin. Habang kumakanta, nagkakamot si Jim Paredes. Kaya yun. Walang yata talaga si Jim Paredes. Teka, may tumatawag sila po. May tumatawag. Sino to? Sino to? Oh. Tumatawag si Jim Paredes. Walang tumatawag si Jim Paredes. Ano meron? Oh. Oh, hello. Bakit? Ah, ano? Ano yan? Putang ina, ano yan? Putang tanda-tanda mo na ano yan? Putang... Nagawa mo? Putang... No? Putang ina mo? Tanga, ano yan? Buta... Mga self-proclaimed na disente, pero buta, may ganun. So, well mga ka-streetwise, no? Nung unang beses ko napanood yung video na yan, deadma lang ako. Kasi sinabi ko lang, ay mukhang tanga, tapos nakaharang na naman sa kalsada. And then yung kinanta nila, yung handog ng Pilipino sa mundo. Actually, nung bata ako, gustong-gusto ko yung kanta na yan. Pero ngayong naliwanagan na ako sa katotohanan, alam na natin yung story ng kanta na yan. Ginamit yan bilang propaganda para mapatalsik si Ferdinand Marcos nun at para mapaupo itong si Cory Aquino. So yun nga, by the way nga, no? nung napanood ko yung video na yan, parang deadma lang ako. Pero dumaan sa wall ko, and then nakita ko na naman. And then dumaan sa wall ko, then... Doon ko lang napansin sa pangalawang beses kong napanood yung video na yan. Andun pala si Jim Paredes. Diba? Ayos ah. Parang wala lang ah. Parang walang nangyari ah. Akala ko ba mga disente? Isipin nyo mga disente. Angelica Panganiban. Diba? Merong Tinder scandal. Si Jim Paredes. Merong Kikyam scandal. Ngayon, idagdag natin si Chito Miranda. Scandal din. Ngayon naman daw si Aika Robredo naman daw. Gustong sumama sa mga merong scandal. So ito nga, nawala na naman ako. So ito nga yung point ko, no? So itong pakanta-kanta nila, tsaka itong mga celebrity na endorsement na to. Yes, masaya yan. Masaya yan sa mga tao. Masaya yan sa mga supporter. Nakakatuwa yan. Pero in the end, hindi na to tulad ng election. Nung bata ako, hindi natutulad ng election noong 1990s na pag artista malaki yung posibilidad na manalo pag tumakbo sa election, at pag na-endorse ng artista malaking puntos 'yan. Ngayon nakikita na po ngayon natin na hindi na po
epektibo yung mga pakanta-kanta, yung pasayaw-sayaw na yan, hindi na epektibo yan. So ngayon, kahit na maglupasay kayo dyan, kahit na magtumbling-tumbling kayo dyan, at ngayon sinama nyo pa si Jim Paredes, na actually ako matagal na rin akong asar dito. Well, hindi nakakatulong yan. Dalawa lang naman yung reason yan kung bakit hindi kayo pinapansin sa kalsada kahit na nagmumukha na kayong tanga dyan. Hindi kayo pinapansin dahil hindi kayo kilala na artista kayo. Hindi kayo pinapansin dahil wala silang pakialam sa inyo. At saka itong ginagawa ninyo sa kalsada na yan, pinapakita ninyo na desperado talaga kayo. Huwag kayo masyado magpakita na desperado kayo. Basta lalong iaayawan kayo ng tao niyan. Well, malapit na yung election. Wala na to. Finish na to. Ngayon, mahigit 1 week na lang yung election. Wala na to. Panalo na to. Victory na to sa Uniteam. Lalong-lalo na kay Bongbong Marcos. So, yun. Wala lang. Nagawan ko lang ng content to. Para kahit paano updated ako sa channel ko na to. Pagkatapos, ito pa oh, ito. Meron pa silang ginawa na ganito. May nalalaman pa silang ganito oh. Ito, panoorin nyo to. Diba? Parang pang Miss Universe, diba? Tapos lalabas si Lugaw. Miss Philippines! May corona. Tapos, kasi bulaklak. Ano yan? Ang gagawa ninyo? Tulong ba yan? Ayan ako yung kayo. Ayan dapat yung pangalan niya oh. Miss Useless. Dapat hindi Miss Universe. May problema ata yung PR team. May problema ata yung campaign manager ni Lenny Robredo. Kung ano pinagagawa ninyo? Well, style nyo yan. Wala akong pakialam dyan sa style ninyo. Dahil, ginagawa ko lang ng reaction video. Style nyo yan. Pero ang nakakatawa dito sa ginagawa ninyo na ganyan, hindi mananalo si Lugaw dito. Well, tulad yung sinabi ko kanina, matatapos na to. More than 1 week na lang at magkakaroon na tayo ng bagong presidente at babalik po ang mga Marcos sa Malacanang. After all, nang ginawa ninyong panluloko sa mga Pilipino na sinasabi ninyo na ang mga Marcos ay masama, ang mga Marcos ay magdanakaw, ang mga Marcos ay mamamatay tao, well, good luck. Dahil babalik ang Marcos sa Malacanang. And pag bumalik ang mga Marcos sa Malacanang, si Bongbong Marcos sa Malacanang, it will prove something. Na mali yung pinaglaban nung EDSA nung EDSA 1986 at saka totoong dinaya si Bongbong Marcos nung 2016 election. Ayun lang po 'yon. Ayun lang po, sige po, update lang po 'to sa channel ko. Maraming salamat po.